Familiar ba kayo sa larong ito? Ito ang laro na Pool o Billiard. At nilalaro ito all over the world. Dito sa Bacoor Oriental, Mindoro, may na-discover kami isang laro na similar to this. Proudly Pinoy made daw ito. And it's called the Pinoy Pool Trick Shot. Ang mabuti pa, tingnan muna natin ang kaibahan at pagkakapareho ng billiards versus Pinoy Pool Trick Shot. Let's find out kung ano ba ang espesyal dito. Kung sa billiards, gumagamit ang mga bola na rumorolyo. Dito sa trick shot, ito mga flat disc na ito ang ginagamit na kung tawagin ay pitcha o pitchas. Naiiba rin ang itsura na tinatawag na motherboard. And instead of rolling, sliding naman ito. Ito ang equivalent ng cue ball sa billiards o yung tatamaan ng stick. Sa stick naman na ito, meron sa parehong laro. Pero mas maganda ang stick na ginagamit sa trick shot. Para naman sa mesa na ginagamit, both games ay may pockets kung tawagin o yung mga butas kung saan dapat mahulog ang bola o pitcha. Para sa billiards, rectangular ang shape ng table na covered ng felt texture para makontrol ang bilis at pag-rollo ng mga bola. Dito naman sa trick shot, nilalagyan ng powder ang mga pitcha para hindi masyadong madulas ang pag-slide ng mga ito. More than 60 years na raw na nilalaro ang trick shot sa lugar na ito sa Mindoro. Ang iba sa mga naglalaro nito, natutuhan pa ito mula sa kanilang mga tatay. Katulad na lang ng bida sa sports drama series na Bolera. Para sa bagong champion ng bilyaran. Paano yan pa? Mukhang matagal ka pang upo dyan. May isa pang kabuso star na bida sa bolera ang curious sa larong ito ah! May sikreto po ba para ma-shoot ang mga pitcha sa butas? Ang mabuti pa siguro. Let's hear it from someone who's been playing this game mula pa noong 5 years old siya. Mula pa sa Mindoro, let's welcome Rochelle Zulueta. Hello mga ako si Rochelle B. Zulueta. 40 years nang naglalaro ng Wooden Pinoy Pool Trick Shot. Nagsimula akong maglaro ng Wooden Pinoy Pool sa edad na 5 taong gulang. Natatandaan ko pa, tumatayo ako sa bangkito para maabot ko yung lamisan. Paano po ba nilalaro yan? Patingin naman po kami ng moves nyo. May ting-anim na pitcha ang dalawang player sa laro ito. Kung anong kulay man ang unang mahulog ng player sa mga butas, ito na ang kulay na lalaro niya all throughout the game. Para naman sa turns ng pagtira, pwedeng maglaro ang player ng tuloy-tuloy kung sunod-sunod niyang nauhulog sa pockets ang kanyang pitcha. Pero kung may hindi siya pumasok na pitcha, it's time for the next player to take his turn. At kung sino man ang unang makaubos sa pitcha niya, siya ang i-declare the Pinoy Trick Shot Champion. Yeah! Alam niyo ba na may malaking part din ng science para makapag-strategize sa larong ito? Particularly, physics. Kapag nagbangga ng mga pitcha, nagkakaroon ng momentum o yung force at speed ng isang bagay na gumagalaw. Nakasalalay naman kung gaano kalakas o kahina ang tira sa kung saang direksyon mapupunta ang mga pitcha. Kung nariyan na ang science, hindi raw magpapahuli ang math dahil malaking factor din ang angles and geometry sa larong ito. So, yung aking lamisa, nilagyan ko na ng mga guhit. Ang ibang player daw ay familiar na sa Law of Reflection. Sinasabi dito na kung titira ka ng 45 degrees punta sa edge ng table, magbabounce off din ito ng 45 degrees sa kabilang direksyon. There are lots of other combinations that you can do when you know your angle. Matulad na lang ng mga tricks ni Tatay Rochelle. Papahulog kayo kayo doon. May konti ko yan. Meron pa ito ko yan. Okay. Okay.
Sinusubukan rin itong isabay sa modern age. Naisipan ngang gumawa ni Rochelle ng Facebook page at paminsan-minsan ay nagpapalaro siya rito ng virtual wooden pool. Magpo-post siya ng pictures ng mga pitsa at ang gagawin lang ng participants ay magsasend ng sketch kung ano sa tingin nila ang tamang angle ng pagtira para mahulog sa butas. Ah, naglalaro pa rin ako nitong larong pool na ito dahil sa nasa dugo ko na yata ito eh. Dahil hindi ko nalimutan ito kahit na ako ay nagkaroon ng trabaho ay sumasagi pa rin sa isip ko yung paglalaro ng pool. At ang pangarap ng mga manlalaro nito, ma-recognize din ito sa national events. But until that day comes, tuloy-tuloy lang sa paglalaro, aha! Aha!